sa napabalita po kanina na ay binasura raw ang protesta ni BBM ng Korte Suprema. Actually ako, kahit ako, akala ko totoo yung buong protesta ni BBM ang ibinasura ng Korte Suprema. Akala ko yung buo. Ito ngayon, may statement si Atty. Vic Rodriguez, ang spokesman po ni BBM, at sinabi niya na ang ibinasura ng Korte Suprema ay yung second cause of action lang. Kasi po, kung matatandaan po ninyo, tatlo po yung causes of action ni BBM. Yung tungkol sa dayaang automated, ito po'y binasura na noon pa. Tapos, itong pangalawa ngayon, ito yung second cause of action. Ito yung may manual revision, manual recount. So, binasura ng Korte Suprema yun ngayong araw. Pero, yung pangatlong cause of action, yung pangatlong basihan, hindi po yun kasama dito. Ito po yung annulment na mga nagresulta ng eleksyon sa Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. So, ang sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez na as to the issue ng third cause of action ni BBM, ito yung annulment o pagbasura ng mga resulta sa Maguindanao, Basilan, Lanao del Sur, wala pang sinabi ang Korte Suprema tungkol dito. So, linawin natin na ayon sa spokesman at tagapagsalita ni BBM, ang ibinasura ng Korte Suprema ngayon ay ang second cause of action lamang. Ito yung revision manual recount ng mga balota. Ang pangatlong cause of action ay hindi po kasama doon. So, antayin po natin ang desisyon ng Korte Suprema tungkol doon. So, ulitin natin yung pagbasura sa second cause of action. Pito ang pumanig sa kay Justice Leonin. Kasama doon yung kanyang rationale o yung kanyang rason. Pero yung walo, concurring only as to the results. They agree only sa resulta ng botohan, pero hindi doon sa rationale o mga rason ni Justice Leonin. So, yung pito, kampi kay Justice Leonin doon sa kanyang rason kung bakit pinabasura niya. Pero yung walo, hindi sila kampi doon, pero sumang-ayon sila doon sa resulta. So, that's it. Itong paglilinaw lang ko po sa inyo. Pero, kung ibabasura ng Korte Suprema ng tuluyan ang protesta ni BBM, hindi na po ako magtataka dyan, dahil ang sindikatong Komulet at Smart Putik, ipipilit talaga nila ang kanilang dayaan sa 2022. Gusto nilang ipakita sa sambayanan na walang dayaan, walang makalusot na protesta, and that's very dangerous for the Republic, para po sa ating lahat. Kung ilulusot yan ng Komulet at Smart Putik at kakatigan ng Korte Suprema, ibasura ang lahat ng protesta, pwedeng mangyari yon, dahil ipipilit talaga nila na malinis yung eleksyon para makalusot ang kanilang Smart Putik President sa 2022. Kaya po mga kababayan, ngayon pa lang, let's draw the line. We have to draw the line. Black is black and white is white. Lahat ng mga politiko na kampi sa Smart Putik or sumusuporta sa kanila, yun ang kalaban ng sambayan ng Pilipino. Lahat ng politiko na kalaban si Smart Putik, kalaban si Komulekta, yun ang kakampi ng sambayan ng Pilipino. That's how we should think from now on. Ganito ang pag-isip natin. Black is black. Lahat ng politiko, ulitin ko, na susuporta sa Komelec at Smart Matic o Smart Putik, yun ang mga kalaban, yun ang mga traidor sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng kakampi ng taong bayan, ito yung mga kalaban ng Komelec, kalaban ng Smart Putik. Dahil gusto nating maging malinis ang ating halalan. Gusto nating mabawi natin ang ating kapangyarihang pumili ng mga tamang lingkod bayan para sa ating kinabukasan, para sa ating mga anak. So, ngayon pa lang, let's start drawing the lines. Black is black, white is white. Dito tayo lahat sa puti. Kung sino maging leader natin sa darating na halalan, let's gather together, let's band together, at yun ang suportahan natin mga politiko. Yung mga kalaban ng katiwalian, kalaban ng kurakot, at kalaban ng mga mandaraya sa halalan. Yun lang po muna ang clarification ko po sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.